po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog, na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol po sa ating lighting program. Assuming na andyan na po yung inyong RTL na deliver na po natin, so kapag ito po ay na-deliver ng umaga, paiilawan nyo po yan ng after 7 weeks pa. Kasi nga po, 16 weeks po yung edad ng ating RTL pagdating po dyan sa inyo. Sa 23 weeks po nila, tsaka po tayo magpapailaw. Kaya lang kapag magpapailaw po tayo, pagdating po ng kanilang edad na 23 weeks, start po muna tayo sa 30 minutes na pailaw. Ang ibig ko pong sabihin, kapag dumidilim po ng 6 PM dyan sa lugar ninyo, so isisindi po ninyo yung ilaw 6 PM hanggang 6:30. Isang linggo po yan na ganyan. Ayan. So daily po yan hanggang sa maabot po nila yung 24 weeks. Pagdating po ng 24 weeks na edad nila, after 1 week, magdadagdag na naman po tayo ng additional na 30 minutes. Kung sakali nga pong 6 PM dumidilim, so magiging 6 to 7 po yung pagpapailaw natin. And then pagdating na naman po ng another 1 week, extend na naman po natin yung pailaw, magiging 6 PM hanggang 7:30 na. And then another 1 week, 6 to 8. And then after 1 week ulit, magiging 6 to 8:30. Another 30 minutes ulit, after a week, magiging ano na po yan, 6 to 9. Ayan. So pagdating po ng 9 PM, yan na po yung regular na program ng inyong lighting. Pagka-dilim po, pagkagat po ng dilim, ay isisindi nyo na po yung kanilang ilaw dyan sa loob ng inyong housing. Hanggang alas 9 na po yan, tsaka nyo papatayin. Ang pinakamainam po dyan ay maglagay na lang po kayo ng timer na nabibili po yan sa Wilcon or sa City Hardware. Para kapag pinrogram nyo po yan, sisindi po siya ng 6 PM tapos mamamatay po siya ng 9 PM. Depende po sa gusto nyong iprogram. Pagdating naman po dun sa umaga, magsisindi po kayo ng ilaw ng 30 minutes din bago lumiwanag. Kung halimbawa, ang pagliwanag po ng araw dyan sa lugar ninyo ay 5:30 AM, alas 5 po isisindi nyo na para may 30 minutes po na maaga nyong sininde. Ayan, so 1 week po yan. Isasabay nyo siya dun sa 23 weeks. And then after a week din po, isasabay nyo ulit paatras. Sisindi nyo siya ng 4:30 to 5:30. Pwede namang hindi nyo pa patayin. Wala namang kaso yan kasi ang ano naman ay paliwanag. Pag maliwanag naman na, wala nang ano yan, yung ilaw ng bumbilya. Tataluunin siya ng liwanag ng haring araw. Kaya lang, syempre sayang naman yung konsumo nyo. So kailangan pag maliwanag na, wala na rin silbi yan, i-off nyo na yung ilaw. After a week ulit, sisindi nyo siya ng 4 AM hanggang 5:30. So yan na po yung program. Maiksi lang po sa madaling araw. Ang matagal lang po yung program ay yung sa gabi. So isasabay nyo po yan hanggang sa regular na po yung lighting natin. Iba-iba yung pagsikat at paglubog ng araw, depende sa buwan, ano po. I-check nyo na lang po. Huwag po kayong magre-rely dun sa sinasabi kong 6 PM tsaka nyo isisindi. Meron po kasi yung buwan na 5:30 pa lang parang madilim na. So once po na dumilim na, magsindi na po kayo ng ilaw. Basta 30 minutes po yan yung pagdagdag ninyo po hanggang sa ma-reach nyo yung schedule. So lumalabas po na 9:01 in the evening hanggang 4 AM in the morning, wala pong ilaw yung ating manukan. Madilim po. So yun po yung time na yung mga manok natin ay matutulog, magpapahinga. Dahil kailangan po ng kanilang katawan yan. Hindi po pwedeng magdamag na isisindi natin yung kanilang ilaw kasi may stress po sila. Hindi po sila makakatulog. Kailangan rin po nilang matulog para ma-regain po nila yung kanilang energy. Kasi nga po, daily na nangingitlog yung ating mga manok. Pag nangitlog po, na-stress po yan. Kaya nga po, kailangan bigyan natin sila ng mga vitamins para lumakas po sila.
Doon naman po sa pagpapailaw, idagdag ko po, mas maganda po na bago dumilim, sindi nyo na po ng 10 to 15 minutes earlier yung inyong ilaw para yung transition hindi po mabigla yung manok. Kasi kapag dumilim po ng 6 PM, minsan nakakalimutan natin yan, wala pa tayo dun sa kulungan ng manok natin. Ano ba, nasa ibang lugar tayo, nasa palengke, or may kakwentuhan, so minsan late na nating maisindi. Pagdating po natin dun sa poultry natin, madilim na. So pag sinindi nyo po, nagugulat rin yung mga manok. So mas maganda po, bago dumilim, at least 10 to 15 minutes, unahan nyo nang isindi yung inyong mga bumbilya. Ang gagamitin nyo pong bumbilya, watts po, dahil uso na po ngayon yung LED para po sa hindi po siya makonsumo ng electric current. And then ang gamitin yung watts ay 11 to 15 watts. Kapag wala pong available na 11 watts, try nyo po yung 12 watts, 13 watts, or 15 watts. Wala naman pong masama pag gagamit kayo ng 25 watts, 18 watts, 50 watts, kaya lang, sayang po yung konsumo ng kuryente nyo. Gumamit po kayo ng puting ilaw, yung clear. Although yung old practice, gumagamit po sila nung pulang bumbilya. Alam nyo po yung kulay ng mga bumbilya natin, bumbilya ng mga lola natin sa mga altar dati, yung parang hugis puso. Di po ba may mga pula po yun na kulay? Kung wala naman, ang ginagawa po nila, yung bumbilya natin na puti ay binabalot po nila nung panggawa ng parol, yun pong pula. Yun po yung old practice, dahil sinasabi po nila na may ano po yan, nag-i-stimulate din daw po yan sa ating mga manok. Kumbaga parang pampagana po sa kanilang pangingitlog, ganyan. Or mas lumalandi yung ating mga inahin kapag yung ilaw daw natin ay pula. Pero ako po, hindi ko na po pinractice yan eh. Basta yung sa puti na lang po. So far, okay naman po. Ngayon, depende po yan kung gusto ninyong experiment, gusto nyo pong itry, ay okay lang naman po yan. Wala pong problema. Sana nabigyan ko na naman kayo ng mga idea regarding sa larangan ng ating pagmamanukan. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo sa next video. Ito po ang inyong kamanukan, ang inyong kaibigan, walang iba kundi si Mang Mags. Mabuhay po tayong lahat, and God bless. Thank you.